Pagputok pa lang ng araw, parang hinahata ka na sa dagat. Asul at kahel ang mga kulay na iyong makikita. Pagkwentuhan sila doon. Oh, ito at least authentic na white sand beach. Hindi ito artificial, hindi dolomite. Kaya masarap magtampisaw at maglaro sa dagat. Nakakwentuhan din natin ang ilan sa mga nabubuhay dahil sa turismo. Kukunin dito. Brazil. Galing sa Buanga daw. Promote mo. Yung alam mo yun. Dapat galing din dito. Nawala dito ma'am. Walang perlas dito ma'am. Pero ang talagang yaman na gusto mong ma-enjoy ay ito. Ang sarap mag-relax at magbabad sa tubig. Lalo na sa dapit hapon, kung saan masisilayan mo ang golden sunset. Yan, Patar Beach, bukod sa kanilang pristine white sand beach, ay kilala rin sila sa magandang view ng sunset. Dito, romantic ang mood at magandang mag-picture taking. Talagang one of a kind ang Patar Beach. Bukod sa scenery, may mga historical landmark din na pwedeng pasyalan sa Bolinao. Okay, so ito yung Bolinao Lighthouse, yung parola. 100-year-old na ito. Sa height na 101 feet, pangalawa ito sa pinakamataas na parola sa Pilipinas na itinayo noong 1905. Matatagpuan sa tuktok ng Punta Piedra Point, nagsisilbing gabay ang lighthouse ng mga dumadaang barko sa West Philippine Sea. Sa kuha sa itaas, para kang nasa ibang bansa. Kita ang panoramic view ng coastal at land area ng Bolinao. Sa mismong bayan naman, dapat mo rin pasyalan ang makasaysayang St. James the Great Parish Church. Itinayo 400 years ago. Isa ito sa pinakamatandang simbahan sa bansa kung saan sinasabing dito raw ginawa ang pinakaunang misa ng Roman Catholic Church. Gawa sa black coral stones ang Baroque Architecture Church. Dumaan sa maraming renovation ng simbahan na inihalin tulad din sa mga simbahan sa Roma gaya ng mga painting sa kisame. Sa gilid naman ng simbahan, nakahilera ang mga nagtitinda ng native na kakanin. Bili na kayo, madam. Bili na kayo, madam. Hello, ano po yan? Hello. Hello po. May 3 pesang dancer. Bili na po kayo. Ano po ba to? Ito po yung delikasi namin dito sa Bolinao, sir. Ano po yan?
Binungay po ang tawag namin. Binungay po ang tawag namin. Ano po ang lasa niya, nanay? Ano, parang suman, sir. Ang lasa niya. Bili na kayo, sir. Nasa kawayan lang. Pero yung dahon na suman, ganun din ang lasa niya. May timplang gata, tsaka asin. Tikman niya natin, pwede ba? Sir? Okay. Ito, malaki, sir. O yan, sige. Gawa sa malagkit po, no? Gawa po siya sa malagkit. Ayan, no? Bango. Bango, saka kaluluto. Tikman natin. Ito po. Lagyan natin para... Sige. Ano naman po yan? Gawa po sa? Sa ano, panutsa at saka sa gata. Panutsa at saka gata. Opo. Aba, mainit po. Opo, bango luto lang, sir. Ganito lang po ito kakainin. Opo. Binungay ng Bolinao. Yan po ang special delicacy. Sarap nga. Damihan niyo po na matamis. Sarap. Dagdagan natin, sir, na matamis. Diba? Ito. Yun. So yung pong matamis, magkano naman? 10 isa, sir. 10 isa. Hindi. Okay. At ang mga tindera, commercial vlogging pa. Tumoy po ng Bolina na natikman ninyo. Yummy, yummy sa sarap. Tara na, kain na tayo. Teka. Tito. Tara na, biyahe ng Yana. Para matikman ang pinungay dito sa amin. Bolina. Oh, basta. Yun na yun. Tara na, biyahing amyana na.